So what's up? What's up sa inyo mga katay? Kamusta kayong lahat dyan? Dito na naman tayo sa ating bagong episode. Ang pagkakabit ng Four Pots at Brembo Floaties Caliper. So kahapon, kinabit namin. So hindi na ako nakapag-intro and outro dun. So ngayon ko gagawin. Sisimulan na natin kung paano ang kabit at ang mga kailangan. And bago ko simulan, paki-click ang subscribe button kung di ka pa isa sa ating mga subscriber at ang bell button para updated ka sa mga susunod na mga videos. In 5, 4, 3, 2, 1. So yun, Brembo Four Pots, Brembo Disc Float Disc. Ayan, nabili ko nga pala namin siya kay Boss RBC Garage, Ryan Benedict Capule. Sir, salamat sa good item. Ayan, bracket 220mm pang Mio. Ayan, ito mga kailangan boss ay 8mm, 10mm para sa bracket to caliper, ayan 10mm kasukot siya yata nung ano sa caliper bolt ng Mio. Ayan dalawa, ayan mga katay, saka banjo bolt na pang Brembo. Iba siya sa ordinaryong pang stock kasi pine thread siya. Ayan makikita niya mga katay, ayan pine thread. Ayan, hindi ko mas yung ayaw, pasensya na, low class yung camera natin mga katay, pero pine thread siya. Iba siya sa mga pangkaraniwang banjo bolt. Ayan, basta pag bibili kayo ng banjo bolt na gold, sabihin, kung magbe-Brembo kayo, sabihin nyo pang Brembo. Ayan. So yun, nakabit na yung disc. Kailangan paloob yung rayos kung makikita nyo. Ayan, 5PO hub, paloob rayos. Ayan. Ayan, may washer siya sa kabila. Ayan, kung makikita nyo, makapaloob eh. Nasa loob yung washer niya, tatlong flat washer na stainless sa loob. Yan. Okay, retrofit na natin mga katay. Yan, kabit muna natin yan. Testing kung may sa side ba. Yan. Magkasukot talaga sila eh. 8mm, 10mm yata yan, 10mm. Ayan. Pasok din siya sa caliper bracket. Ayan. Testing. Ipa natin eh, party natin pagka lapat siya kung may sasabitan ba siya. Ayan, parang nalolost thread na yung pagka double lock ng ng front axle. Ayan, hila, lalapat ko yung ano, yung four pot. Sabit-sabit. Yan. Dapat tapayla. Yan, tiga din. Yan, gumagalaw pa. Tiga. Yan. Sige pa natin konti. 15mm alang anin, yayamanin bolts. Yan.
15. Pasok siya. Ayan. Pigil. Patulak para ano, lumayo pa yung caliper niya, hindi tumama sa ano, sa stud nung pad. Ayan. Banayad nyo muna ng ano yun. Sige pa. Huwag masyado, huwag naman masyado masikip, baka malost thread. Ayan. Oop! Meron! Sa likod. Yung ano sa likod niya, yung pin, yung lock ng bitones. Teka, hugot ulit. Ayan. Tulak pa. Tingnan natin kung kaya makukuha sa tulak. Adjust ulit. Kailangan kasi hindi talaga siya sumabit, mailayo ng konti yung pad sa button pin sa likod. Yung sa harap may sabit din, kumbaga ano, gabuhok. Malamang nito mauwi to sa tabas. Yun, mayroon pa din. Sikip, mayroon pa din. Baklas na sa kabila, sa loob. Sinigipan pa. Meron talaga. Ito pa. Meron pa rin mga katay. Ayun o, sa loob. Sa likod. Hugot ulit. Yan. Sabit. Sabit talaga. Baklas ulit to. Ayan. Baklas ulit. Eto. Sa side, sa likod, saka sa harap, medyo gabuok lang. Tabasin na natin yung pad. Yung pad lang naman tumata, sumaside. Pero yung caliper, hindi na siya sumaside sa rice. Kasi may washer na siya sa axle. Sa kapaloob na yung rice niya. Ito, tabas pad. Yan, sa bunganga niya. Yung, ya, ito yung dumidikit sa button sa labas. Yan, medyo banayad lang. Ito yung sa loob, malaki tabas. Yan. So mga katay, nare-repeat ko na, wala nang sayad. Papakita ko sa inyo kung ano yung mga tinabas namin, mga pinort. Yan, yung pad. Yung malaking tabas sa likod yun. Yan, malaki. Yan. Malaking tabas kasi yung bitones nyo sa likod malaki. May washer pa. Saka yung pin lock nya. Eto, sa likod. Yung isa sa harap. Yung medyo may hulma kasi para sa bitones. Yan. Medyo malaki din. Malaki talaga. Ito sa labas. Yung sa may pin na blue. Sa buttons na blue. Yan. Yan. Ganyan ang tabas. Na-olma siya. Dapat yun mga katay. Wala kasi kaming grinder. Dapat yun pati yung bakal ng pad tanggalin na. Kasi once na naupod yung pad, obligado. Sa side at sa side na naman yun. Kaya kung may grinder kayo at magtatabas, obligado, tabas, pati yung bakal, tanggalin nyo na. Ito yung bakal ng pad. Isa, kumbaga, isang hati lahat. Yan, yung pin, kapit natin. Saka yung spring stopper niya yan. Yung bakal sa ibabaw. Para kahit pumipiga ka, hindi maingay. Yan ang stopper. Yan. Yan. Ayun o, oh. Yan tabas. Nakita nyo? Yan. 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 Yan ang pagkakatabas niya. Ganun magiging forma niya sa loob. So, yun. Kabit-kabit na. Nasa inyong audio. Yung pin. Yan. Balik natin yung pin para hindi siya mahugot. Pinlock. Pinlock. Parang apelido, pinlock. Yan. Okay na. Okay, kabitan time. Nag-FM hila konti para hindi sumayad yung pin sa ibabaw ng disc. Yun, wala na, okay na. Good job. Yan. Kung magbi-bleed kayo mga katay, may papalitan kayong caliper.
ano, teka, sige pa ako lang budget bolt yun. Kung magbi-bleed kayo mga katay, magpapat kayo ng caliper. Yun sa pinagtanggalan. Pigain nyo muna yung lever tapos itali nyo or tapan nyo. Saan nyo tanggalin yung hose sa caliper na tatanggalin. Para pagbalik nyo, mas madali i-bleed. Walang makakapasok ng hangin sa master. So yun. Ito na ang pinakamahirap na part. Ang mag-bleed. Lalo na malaki pupunoy natin. 4 pots. Na wala na siyang sabit. Pero masikip. Berhen, kumbaga. Andres manambit, walang sabit. Yan. It's bleeding time. Bleeding time. Saan nga pala kung naka-CRG lever kayo? Ibalik nyo muna sa stock lever mga katay. Kasi mas madali siyang i-bleed kapag ka naka-stock lever. Kumbaga mas maangat yung ano niya, yung tumutulak sa master, mas malayo ang natutulak niya. Kumbaga yung balik niya mas malaki. So pag diniin niya ulit, mas malaki, mas maraming tendency, mas maraming papasok na fluid pagka binibleed na. Pag pinupush niya yung master. So yun, yan, stock lever muna tayo. And then bleed, bleed, bleed. Let's go. M3 nga pala ito mga katay. MIUI 125 M3 yung kinakabitan natin ngayon. Yan. Ayaw? Oh, sige. Bleed mo na. Game. Ito nga pala assistant namin. Yan, pagkagagawa ka, kailangan may ganito ka. Yan, pogi, di ba? Pamangking ko yan. Nico, Kiel, kopya ko. Testing nga natin, Nok. Testing na sa ano mo. Yan. Whoop! Ayos ba? Game. Ayun, ayun. Umaagat na, medyo tumitikas na siya. Binalik ko na mga katay yung ano, lever, kasi medyo kumaagat na siya. Iaano ko na lang namin yung ano, yung taas niya, kung ganong piga, kung malalim o bababaw, kaya binalik na namin lever. Yan, yung meron na, medyo matigas na. Yung bumubula, lumalabas na yung bula. Ang hirap punuin ng 4 pots. Yan. Testing, testing. Oop. Oop. Isa pa, isa pa. Oop. Isa pang ikot. Atras ulit, atras. Yan, yan, yan. Yan. Dito sa tapat ko, ha. Yan. Oop. Ayos. Good job. M3 Thailand Concept Van Style. Susunod mga katay, isang buong motor nito yung bablog ko. Pagka ano, medyo hapon na eh, Sunday, may lakad pa mamaya, family day. Susunod, ibablog ko siya, buong motor. Isa-isay natin yung mga piyesang nakakabit sa kanya. Yan. Tignan nyo muna sa ngayon, saka ako nakukwenta yung mga nakakabit na piyesa. Yan. Yan. Yun, no. Paloob, walang sabit. Andres, manambit, walang sabit. So yun mga katay, napanood dyan na ba kung paano natin kinabit? Yung pinakamahirap lang na part doon is yung pagbi-bleed. So yun, pero yung saka yung fittings tabas-tabas, okay naman. Medyo madali, gamit kung may pampot kayo, okay. Pero may, kung wala talaga, pwede nyo naman lagariin yung pad. Basta make sure na hindi sa side yung rayo sa caliper. And yung bitones sa pad. Yun ang kadalasan sumasahad eh. Sa akong naka-lever kayo na CRG para mas madaling mag-bleed, balik nyo muna sa stock kasi mas malalim ang baon nun. Kumbaga mas nakakapag-bleed siya ng maayos. So yun. Maraming salamat mga katay sa pagsama sa akin at sa pagkabit namin kahapon ng 4 pots 10A caliper galing kay
Sir, RBC Garage. Yon, salamat sa iyo, Boss RBC, Ryan Benedict Capule. And yung pati yung Brembo. Kung may kailangan kayong parts, PM nyo lang siya. So yon. Maraming salamat sa pagsama mga katay hanggang sa mga susunod nating pagkakabit at ng kung ano-ano pa. Maraming salamat mga katay. Ride chip sa atin lahat. Mga katay, Katay Concept.